ay kami sa mga ayaw ng katawan ko, sinusok ako para palang si Inge. Kaya, hindi sinusok ako. Goodbye, Tanis. Kahit anong gawin ko, after all, it is me. Kami talaga sinusok ako. Ayaw palaga ng katawan ko, hindi rin ako basta-basta. Ngayon, mga kababayan, may babasahin ako sa inyo na balita dito. Asan ito? This is, mga kababayan, pakita ko sa inyo. Kaya lang, hindi sa live na, kuya, hindi sa live. Ito na lang sa ito pala, i-share ko muna. Do not be paranoid. Sabi ko doon sa, share ko rito sa inyo. For God that hath not given us the spirit of fear. Pag nandyan po tayo sa Panginoon, ano yung kakatakot ninyo? Halimbawa, mamatay tayo ngayon kasi na-COVID tayo. Ano yung katakot mo doon? Di mabuti, kaya sabi ng ating Pangulo, that is the last thing na pinag-aalala ko. Tama yun. Lahat po tayo papunta doon. Pag natakot tayo dito, kasi tinatakot tayo, di na tayo lalabas. Sabi ko sa inyo, baka isang araw, namatay tayo, hindi man sa COVID, kundi sa heart attack. Kala ninyo, nagbibiro ako sa aking timeline. Yan ang mangyayari sa atin. Stress ka. Di ka na makatulog. Ayun! Comes now the complications. Hindi ka na makatulog. Baka mabaliw ka pa. You see? Don't fear. Trust in the Lord, mga kababayan. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Sound mind, tamang pag-iisip. Tingnan mo yung unsound mind, mga kababayan. Takot na takot mamatay. Nagmamadali, masyado. Nawa nga ako sa isang teacher, kawawa naman yun. Yung isang teacher, galing daw yun sa ano, nabalitaan ninyo yun? Sa seminar yata, taga Negros. Nagmamadali kasi galing Northern Luzon, Baguio yata. Baka daw natakot. Kinukulit siguro yung driver. Huwag ninyong kukulitin yung driver. Bilis-bilisan mo niya, bilis-bilisan. Baka ganun yung, kasi taranta siya eh. Ayun, bumaliktad yung nauna pa siya. Patay yung teacher. Hindi namatay sa COVID. Namatay sa aksidente. O, kita na ninyo. Bakit? Because of fear, wala na siyang sound mind. Wala na. Taranta na eh. Nasa likod ng COVID, bilang ng bilang, nadagdagan na niya ng sampo. Ayun! Grabe ng takot. Every day, mga kababayan, yung ang naririnig natin. So, yung mga tao, di na makatulog. Comes now the instruction sa mga barangay, binabantayan yung mga galing Maynila, pati kami rito.
Galing abroad. Hindi man po kami lalabas. Nakapanikbayin na kami. Di, kailangan ng monitoring ninyo. Hindi man kami lalabas. Ba't kami lalabas? Kompleto kami. Alam namin mangyayari ito eh. Alam niya mga tao ito. Sabi ko sa inyo. Kaya ano, nang nag-aanda kami, pinagmamasdan namin si Bernie rito, ngingiti-ngiti. Parang hindi kumbinsido sa ginagawa. Sabi ko sa iyo. Alang iya, kaya pinagmamasdan ko yung mga tao, nagpapanik ba yun? Ngiti-ngiti kami ni Mrs. Nagyayakapan lang kami ni Mrs. Tawang-tawa kami. Nakita mo niya, Daddy? Oh, sabi ko, ayos. Sabi ko, pasyal-pasyalag tayo. Yeah. Pa-Malaysia yung kakwa ako, wala man problema. Oh, ito po, mga kababayan, ishare ko po sa inyo. Tawag doon, dibdibin, maka baka may takotan po kayo. Kasi yung kwan niya, napaka-hard ng titulo ng, anong tawag niya? Site niya? Anong tawag dito? Page? Anong? Website? Ang titulo lang po ng website niya, may takotan ka. Now the end begins.com. Galing ito sa nowtheendbegins.com. Hindi man po end of the world ang reference niya. Kasi po, ang ibig sabihin nito para hindi kayo ma-alarm. Nowtheendbegins.com. Ang reference po nito, hindi man yung end of the world na lagi nating naririnig. Remember yung binasa ko pong in the end is not yet. Ayon po ang ibig sabihin niya. And kung sinasabi niyang now the end begins, ang ibig sabihin po noon, the end of the age, yung panahon na pinagdaan ng ating mundo, just like yung secular history. Kuhan ko po sa inyo para maintindihan ninyo. In the secular history of humanity, may tinatawag po tayong Stone Age. Yun ang ibig sabihin ng panahon. The end of the age. So natapos yung Stone Age. Comes now the, anong sunod sa Stone Age? Iron Age. Di ba? Ang reference noon ng Stone Age, yung mga tao noon, ang gamit niya as weapon, as tool, stone. Pag makikipagyera siya, gamit niya stone. Panahon ni Barok. Ni Tarzan at Barok. Sabi ba gano, sa comics. Si Barok ang gamit niya, stone. Ganon. Parang ganon. In the Bible, ganon din po. May iba-ibang panahon. Ang tawag doon, dispensation. The age, you see? Oh, that's in the scripture. I-advance natin para hindi masyado humaba yung ating discussion. In the secular, after the Stone Age, Iron Age. Then comes the Industrial Age. Ito na yung lumipas na 100 years. Yun ang panahon ng Industrial Age na tinatawag. Then, in our early years, alimbawa ako, kami yung unang mga estudyante na nagpumasok sa college, at least in this, ano, in this region. Iwan ko sa Maynila, kasi hindi pa ako nakapunta ng Maynila noon. Dito lang ako. Iwan ko sa my school in Manila. Kung saan, inintroduce yung computer that was in the early 80s, we were the first to experience na magamit ng computer at yung subject nun, yung tinatawag na COBOL. Ano ba ngayon?
Cowboy. Pascal. Pascal, ano ba? Pascal, Basic, Cobol, ayon! Ang tawag noon, the introduction ng computer age. Pero America advanced, mga kababayan. Ngayon, ano ngayon? Anong age na po tayo? While it is still on the computer age, it is advanced. Super information age. Yung tawag. Sa Bible po, may ganun din. Galing sa age of innocence, ito, mga kababayan na panahon natin, ito yung tinatawag na church age. Range time na ipinanganak ang simbahan. Pag sinabi ko pong simbahan, baka ma-misinterpret ninyo yung Catholic Church niya. Hindi po. Hindi po iyon. Ang church po refers to believers. Malalim kasi siya eh. Kaya po, yung ordinary people, laging nami-misinterpret siya. Misunderstood. Kasi pag sinabing church, ang papasok sa isipan natin, Roman Catholic Church, ang church, the first believers of Jesus Christ. Wala pa yung Roman Catholic Church. Ang Roman Empire noon, persecutor. Persecutor ng mga believers. Basahin ninyo sa history. Nang hindi niya, mga kababayan, matalo. Hindi niya maubos-ubos yung mga Kristiyano. The Emperor of Rome, mga kababayan, just converted to so-called Christianity from paganism, mga kababayan, to Christianity. Comes now the church age. Ito pong church age na to, extending to this date, kung saan tayo ay buhay na buhay, itong present dispensation na to, ang tawag dito, church age. Ito yung patapos na po. Patapos na po tayo sa ganun. People will be shocked that an event will just fall. Bang! In this world will, you know, fall into chaos. Total chaos. Kaya nga po ngayon, nagsisimula na yung gulo. Ang tawag namin doon, pre-tribulation. Ito po ang tawag dito. And we are about to enter the tribulation period. But the believer, ano po yung rapture? Ganito po ang event na mangyayari na lalong magugulo ang mundo. Hindi ko po sinasabi sa inyo, I'll not force anyone to believe me this. Sasabihin ko rin sa inyo pa rin. Sasabihin ko pa rin po sa inyo. Marami po ang mawawala na lang. People all throughout the world will be missing. It could be a member of your family, your classmate, your friends. Millions of them. Your pilot. Eh, nakasakay ka sa aeroplano. Yung pilot pala, Christian. Believer pala siya. Mawawala na lang siya. Millions will be missing. As millions will be missing, mga kababayan, in a twinkling of an eye. Tingnan mga goya. Ang tawag doon, mga kababayan, the rapture of the believers of Jesus Christ. Yung mga laging nakikita ninyong, akala ninyo mga oto-oto. Laging may dalang Bible.
at ang kukulit. Brad, anya, gusto kong i-share sa iyo. Huwag kayong mag-alala, hindi na kayo kukulitin yan. Pagdating ng araw, mawawala na lang sila. Yung may kumatok sa inyo, sa bahay, Brad, anya, ito anya yung kaligtasan na parang nasusuka kayo pag naririnig ninyo. Ayan na lang ninyo. Ayan ninyo. 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, in the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. And this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. It is a mystery, mga kababayan. Isearch mo nga, in one shall be scenario. Alam po ninyo, pag nangyari yon, ang maririnig nyo sa isang leader na napaka sikat, he will rise to power, mga kababayan, and assure you with peace and prosperity. As the world is in chaos, just like what's happening right now, walang solusyon. May nakita ng solusyon sa COVID? Wala. Magtutuloy-tuloy po ito. Amigo sa inyo. 40. Siya po ang mag-unify ng buong mundo. Mga kababayan, nakita ko eh, nananalangin. Nakita ko siya eh. Nananalangin, sabi ko, parang may masamang... Sabi ko sa inyo mga kababayan, and this man will tell us there is an alien invasion anya. Kaya po mina-mindset na tayo about the so-called truth about extraterrestrial beings. Di ninyo nakita sa news? Mga scientist na mismo ang nagsasabi. At dito nga ina-advertise ngayon. The truth about extraterrestrial beings, about aliens, na matagal na daw nilang tinatago. Anong kasakasama ninyo? Tinatago ninyo sa public. They're actually hidden in plain sight. You see? Kasakasama. Sila nga nasa likod nito. The cabal, the black nobility. Ang tawag nila alien being, mga kababayan. Yun ang irarason ng mga taong ito. Sasabihin nila, o totoo nga, the aliens are true. Ang pelikulang ginawa ng Hollywood, Taken. What's the, ano? Kala ninyo, fiction yon? Sabi ko sa inyo, mina-mindset po tayo. Taken. Matthew 24, verse 40. Nasusulat po siya. Then shall two be in the field. The one shall be taken and the other left. Two women shall be grinding at the mill. The one description of the event, in which case, yung tao, ano hindi nagmamangno? Parang normal lang.
Hindi alata, trabaho ng trabaho yung mga tao kasi kailangan nating magtrabaho. Tama naman yon. Dola dito, limbawa, nagpo-programa ako. Then biglang nag-rupture. Naiwan si Bernie. Sabi ni Bernie, kakain na sana eh. Asa na ba yun? Luluto ako. Naiwan din si Tomboy. Biglang, nawala na ako. Wala na yung mukhang bayang. Adi, wow. This is the description, mga kababayan. You watch for this. Kahit hindi tayo maniwala, okay lang po. Pakinggan lang po ninyo muna. Kasi, hindi magsisinungaling ang word of God. The two shall be grinding at the mill. The one shall be taken in the other left. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Yun, mga kababayan. Palayo ang ating Panginoon. Una, hindi naniwala. Pangalawa, busy tayo sa ating hanap buhay. At ngayon, busy tayo sa COVID. Mas viral, mga kababayan, yung COVID-19 kaysa sa prayer. Tingnan mo. Sabi ko dito sa aking programa, sa timeline ko, paki-viral po ninyo ito. Ito ang dapat na i-viral. Oh, basahin ko po sa inyo uli. Yung dinasa ng pastor na timeline ko. Ito yung dapat i-viral natin para hindi tayo maintakutan. Ah, basahin ko po uli. This is from Psalm 91. Magkikiusap po ako sa inyo. Ulit-ulit lang po ninyong i-viral. Para gumaan yung pakiramdam ng ating mga kababayan sa buong mundo. Di man dapat tayo nag-aalala, God is in control. Kung mamamatay tayo ngayon, it is not. It is His will. Walang kamatayan po sa anumang paraan. Binaril ka, na-aksidente ka, inatake ka sa puso, na-COVID ka. Hindi po yun aksidente. It is within His will. Lahat po tayo pupunta doon. Kaya kami hindi na. Eh kung makubid tayo, eh paano? Di, babay. Sabi ng ating Pangulo, that is the last thing anya na inaalala ko sa edad. Psalm 91, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. I-meditate po natin ito every day, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. Ganun pala yun. He will cover you with His feathers. He will shield more and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Kaya ako po tuwang-tuwa nang mabalitaan natin yung mga tao doon sa, hindi lang mga Filipino na nasama sa natrap sa Hubei province, yung mga Chinese doon. Because of the COVID virus, nabaling yung kanilang atensyon sa pagbabasa ng Bible na kwan sila eh. Bawal ang Bible sa China. Napigilan ng Chinese government? Hindi. Noong ginawa ng mga Chinese, may Bible na available. Yun, nagbasa sila ng basa. And I believe, mga kababayan, many Chinese people were converted. Kasi yung mga Chinese, busy sa pagpayaman. Yun pala, mga kababayan, walang halaga yung yaman sa ganitong pantay-pantay yung mahirap at mayaman. Lahat sila naka-quarantine eh. You see? Yung nasa mind nila how to save their physical body, their lives. Ano nangyari?
nabaling yung kanilang atensyon sa pagbabasa ng scripture. So the Holy Spirit, mga kababayan, is just working para masumpungan nila ang katotohanan. Do not be afraid of the terror, such dread, the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday, though a thousand fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. No plague will come near you, your home, for He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life. Yung dinapuan ng COVID virus, COVID-19, yung Hubei province, spreading throughout China. Ngayon po, ang bagong epicenter, Italy. Di kayo nagdaka? Bakit ganun? Yung Italia po, mga kababayan, nandun yung Roma. Di kayo nagtaka? The epicenter of COVID-19 right now is not anymore Hubei. It's not anymore China. It is Italy. Kung saan nandun ang Pope. Ano tingin niyo? Kaya yung mga nagsasabi rito, may mga nabasa ko, kasi anya naman yung Pilipinas, yung presidente, Palamora. Sige, okay. Tanggap ko. Ang pinili anya ng mga Pilipino, sinisisi si President Digong. Kasi President Digong is a friend of China. Nag-oramentado itong mga dilawan nang sabihin ng ating Pangulo, I cannot anya decide on this. We cannot close the border and ban all the flights from China. May mga selected areas lang, galit na galit yung mga ano, yung mga dilawan. Iyan nagdala niya ng virus na to, yung China. O, tingnan mo, ang dami na. Neglecting the truth. Na yung banal ninyo pong Santo Papa, the Holy Father, is residing in Vatican. And Vatican City is in Italy. Now, the center o the epicenter of the COVID-19. Bakit? Dito ang patay, 12 pa lang, 12. Bilangin nga ninyo kung ilan yung namamatay araw-araw sa Pilipinas sa iba-ibang sakit, binilang ninyo. Ang nakikita ninyo, yung reported, kasi natotok ang media doon, dosinaan niya yung 140 cases. Taranta na tayo rito. O ni Hari sa Al Jazeera. 300. Kita ninyo. Holy Father, the Pope, kabanal-banalan na leader ng relihiyong Katoliko Romano, ang patay po, 368
coronavirus deaths in 24 hours in Italy. Yung total, yung 24 hours pa lang niya. Tapos may nabasa ako, kasi niya pinili isinumpa ang Pilipinas. Kasi palamura, cursing God. Si President Digong, yung nagsalita nito, bulag na bulag kayo sa galit ninyo sa ating Pangulo. Worldometer 1,000. Ha? Reuters. Reuters ba? Hindi. Yung sa Italy lang. Italy. Audience of Jesus. Ibig sabihin, 24 hours. Oh, kita ninyo. More than 300 yung patay yon, dalawa? Na namatay? Taranta na tayo. Alam niyo yung total deaths sa kanila? At total cases? 24,000. Total 24,747. Ang deaths nila, 1,809. That is why, right now, in Chinese, mga kababayan, yung China, decreasing, they're winning the fight against coronavirus. O ngayon, yun ang magmamagaling ng mga yelo. Ang pok na banal. Banal yung pok, ba't inayaan na mangyari ang ganon? You are blaming the president for maintaining an open border, allowing flights from international, from other nations. Pero hindi ninyo nakikita na yung Italia na napakabanal na lugar, di ba? Ganun, open yung divorce. Ba't hindi ninyo yon punain? As if the president is a curse to this country. As if the president, siya yung nag-cause, siya yung creator ng virus. Kita ninyo? O ngayon, nagising kayo. Oo nga, no? Oo! You read. Italy is the center, the epicenter of COVID right now. In Europe, the whole Europe. Asa na yung mga banal sa inyo? In the Philippines, 140. Yung kanina. Iba yun, baka nadagdagan na. Yung deaths, 12. Taranta ka, 12. Nasumrat. Yung sa Italia, 1,800 po ang patay. Yun ang patay doon. 24 hours. 300 plus yung naidagdag. Mga kababayan, pinagluloko po tayo dito sa ating mundo. It is being used to push, to bring the new world niyan, mga kababayan.